Hello guys! Welcome na naman sa VanceG Tutorials para sa ating panibagong video tutorial na inyong mapanood ngayon. Pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo kung paano i-access ang mic mo remotely using Remote Winbox. At hindi lang yan, ituturo ko din sa inyo kung paano pag-anahin na magkasabay ang Winbox at mic mo. Tara, simulan na natin! Una, kailangan natin gumawa ng account sa remotewinbox.com. So, mag-sign up lang gamit yung email nyo. So, sa akin, meron ako nagawang account. Then, ang gagawin natin is, gagawa lang tayo ng router account dito. Unang gagawin natin is yung para sa Winbox at yung pangalawa ay para sa ating micmon. So, click lang itong add router. Yan. So, name dito. So, kayo nang bahala. Sa akin ito lang. For Winbox. Then, yung port para sa Winbox, yung default is 8291. So yan ang gagamitin natin na port para sa ating Winbox. Then click lang itong submit. Yan. So meron na tayong na-create na account para sa ating Winbox. So ito yung config o yung script na kailangan natin ilagay sa ating Winbox. Then ito yung remote address na gagamitin natin sa pag-access ng ating Winbox. So gagawin natin is copy lang ito, then punta tayo sa ating sa Winbox. So dito sa new terminal, so paste lang yung script. Yun. So bali yung script na nilagay natin is gagawa siya ng interface ng HTTP client. Then maglagay siya ng filter rules dito sa firewall. At dito meron din siyang user na inilagay. So yan. So after nyan, hit enter lang. Then close. So dito, papalitan lang natin tong comment. Remote Winbox. Yan. So kaya nang bahala sa akin, papalitan ko lang para hindi tayo malilito sa ating tutorial ngayon, kasi yung isa is remote make mo naman ang ating ilagay na comment. So yan, tapos na tayo sa ating pag-configure para sa ating remote access ng ating Winbox. So ang next natin na gagawin is yung sa pag-configure naman sa micmon. So, click lang uli itong add router. Then, sa name natin. So, for micmon. Yan. Then, sa
port is, since yung default ng port ng Nikmon is 8728, so ang ilagay natin dito is 8728. So yan ang default na port para sa ating Nikmon. Then click submit. So may kaibahan ang gagawin natin dito sa pag-configure natin sa Winbox, since yung ginawa natin is copy lang to at direct nag-paste tayo sa Winbox. So ang gagawin muna natin is copy lang ito, then dito sa pantay ng notepad, so meron tayong tatanggalin dito sa script para hindi mag-conflict dun sa nilagay natin na unang script para sa Winbox. So pwede natin tanggalin to. Then ito, since remote Winbox 1 ang nakalagay dito, so ito remote Winbox VPN 1. So gagawin natin is papalitan natin to, gagawin natin tong VPN 2. So yan lang dito sa bandang itaas. Then dito sa para sa ating filter rule, so kailangan natin palitan din itong interface, so gawin din natin to allow remote Winbox. Then dito is gagawin to natin tong Nikmon. Ito lang naman yung gagawin natin. So ang gagawin natin is copy lang ulit natin to, copy, then dito, so open ulit tayo ng new terminal, then paste yan. So pagkatapos nito is kukunin natin yung mga remote address para sa pag-set natin dito sa Winbox at dun sa Nikmon. So after nyan, enter lang ulit isa. Yan. So dito, ito yung interface ng para sa ating Winbox at ito para sa ating Nikmon. So dapat VPN 2 dito, then dito VPN 1 dito sa ating Winbox, allow remote Winbox, so dito VPN 2, so yung comment allow remote Nikmon. Okay, so dapat dito 1, yan dito sa filter, so ito yung then ito din bali is up dito sa dashboard. Yan. So una nating itatry kung gumagana ba yung ginawa natin na setup. So yung sa Winbox muna, so gagawin natin is copy lang itong IP port, so ito yung remote address na gagamitin natin. So create lang tayo ng Winbox sa pagkat. So dito sa connect to, since
instead of IP, so ang gagamitin natin remote address. So same lang yung login credential at yung password, then connect. Yan sa ating remote access ng Winback, so successful siya. So hopefully sa ating Micmon, so gagana natin siya. So next natin gagawin is for Micmon naman, so copy lang natin to, then open lang natin yung server ng Micmon. Yan, so open Micmon. Bali, meron akong mga nagawang router list dito. So itong nasa baba, itong test wifi, itong gagamitin natin. So paano ba gumawa niyan is click add router lang, then input lang yung mga kailangan information na gagawin. So edit lang tayo dito, then papalitan lang natin to dun sa ginawa nating account. So dito, so 43913, then itong username, so dapat same yan sa nasa users na nakalagay dito. So ito yung gagamitin natin na account, so user, then dapat naka full yung access niya. So after natin malagay dito yung remote address, click save lang. Sa paggawa niyo ng router, so kailangan niyo tong i-fill in, so yung session name, then dito sa MikroTik na account, then yung Micmon data. Yan, save na natin. Try natin mag-ping kung successful connected ba yung ating Micmon through remote Winbox na remote address. Yun, so ping, okay. So try natin mag-connect. Ayan, medyo may katagalan nga. Hintayin lang natin. Ayun, successfully connected. Nung previous na tutorial ko is for Winbox lang talaga, pero ngayon is successful nating na connect or nagamit yung account sa remote Winbox. Namit nyo natin yung config dito sa remote Winbox sa pag-access ng Micmon. So successful ang pag-create natin ng account. So ito, check natin yung ating Micmon. Ayan. Yun, so ito yung ating user profile sa ating hotspot. Then check naman natin dito sa report. Yun, so ito yung report. So yun, successfully connected yung ating Micmon sa ating or yung ating Micmon gamit yung account natin sa remote Winbox. I think yun lamang po. So ito na po ang kabuuan ng ating video tutorial ngayon, guys. Kung may mga katanungan kayo, mag-leave lang ng comment. At sa mga gustong masubaybayan pang ating mga susunod na mga tutorials na ganito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on yung notification bell para madali kayong ma-update. Hanggang susunod naman po, maraming salamat sa panonood.